share ko lang sa inyo yung problema ang hinaharap natin, no, bilang bansa. Tinataya po kasi, no, na mga 275,000 na pamilya ang apektado nito si Yolanda. Okay. Ibig sabihin po nun, itong 275,000 na ito, hindi nila kaya pakainin ng sarili nila. Walang mabili, naubos lahat, etc. Ang kailangan natin ma-produce, dahil yung food pack ginagawa ka, good for 2 days, 140,000 every day. Okay. Ngayon, bali, kaya ako binabanggit lang lahat ito, kung wala ho kayo dito tumutulong, talagang problema ho para maipon lahat yan. At siyempre, pag binarko natin, 2 araw ang biyahe. So, kada ma-delay ho, siyempre, dagdag na pahirap sa kanila. So, maraming salamat ho sa pagdamay nyo ngayon. Bawat food pack ho, habang nabubuo nyo, tandaan na lang nyo, no, isang pamilya yon, yun ang pang papalipas nila ng 2 araw, no, sa kailang mga pangangailangan. So, yung talagang mabigat to, no, yung apektado dito, pag binilang nyo yung families, mamultiply nyo ng 5, halos 1.4 million na katao ang pinapakain natin araw-araw. Okay. So, ginagawa ko ng gobyerno lahat ng magagawa, inaayos ho natin yung lahat, no, mula sa pagkuha ng supplies, ayos ng repacking, may sistema, tapos yung transport. Siyempre, nakakompound doon ang problema, walang kuryente, walang komunikasyon, siyempre, walang TV, walang radyo, walang dyaryo. Yung mga tao doon, parang hindi lahat, no, 4 bayan ng Leyte, for instance, apektado, hindi yung nakakakuha ng impormasyon. So, puro ka ba? No? Saan ba tayo pupunta? Sino ba lalapitan natin? So ito nga ho, bala ko makabalik ko by Saturday at sana ho, no, kompleto na yung pangangailangan araw-araw. Okay. At hindi ho mabilisan natin matatapos yung problema dahil marami nga ho nawala na kanilang mga tirahan. Okay. Pag binuo ho natin lahat ng mga bahay, tutulungan natin yan, hindi ho ilang buwan lang ang pinag-uusapan sa dami ng apektado. Okay. So, papakapal na ho ko, dumamay na kayo, baka may sobra pa kayong oras, malapit pa weekend, baka meron pa kayong mayaya, talaga kailangan ho natin mapadala lahat ito at sa iba pa mga lugar tulad na Cebu, maibigay natin kaagad doon sa mga nangangailangan doon. Dahil talaga ho, pati kuryente, siguro maswerte na tayo, 2 buwan bago maibalik. No? Malampas 100 transmission tower nung grid ang bumaksak. Yung connection ng Luzon at Visayas para mapunuan natin yung sa kanilang pangangailangan or sila magdagdag sa atin dito sa Luzon, nasira rin yun. Yung geothermal plant na nasa Leyte, apektado rin at malaki epekto sa kanila. So, isipin na lang nyo, no, kayo nandun, wala kayong kuryente, wala kayong pagkain, yung kapamilya nyo talagang, di ba, wala kayong solusyon para numagawa para sa kanila. Tapos, papunta tayo sa 1 linggo. Simula na sumalanta to. So ulit ito, no, makikiusap ako na matindi. Kailangan natin talaga papaspasan ng papaspasan ito paghahanda ng mga maililipat doon. Dahil talagang pag tumagal na tumagal, maski sino sa atin siguro magiging desperado. No? At yun ang gusto natin iwasan. Siyempre, may Yolandang hugupit na. Pag mamaya niya na talaga naging desperado, nabalita naman niya, may looting na rin nangyayari. No? Pag yun talaga naging desperado, kapit sa patalim, eh baka lalo pang sumama sitwasyon. So, pag napapagod na nga ho tayo, tanda na lang natin, bawat isang food pack, may pamilya ang nabigyan natin ng paraan magpatuloy 2 araw. No? So, yun know, ang talaga, inikot ko itong 5 repacking centers natin dito sa Luzon, pero pa yung meron na rin sa Cebu, talaga nagtutulong-tulong, ano, pati Mindanao, mandadamay na rin. Yan ang talaga nga hong kakaiba to. No? Meron pang mga ibang local government unit na sumuko na. Ngayon yung disaster risk reduction natin, lahat ng pagkalinga natin, siyempre aasa tayo doon sa mga local government. Sila may barangay, alam nila kung saan ang tao, alam nila kung sino nangangailangan, pinupuno natin yung pangangailangan nila. Pero mayroon isa na nagsabi na sa akin, nung pagdalo ko, hindi nila kaya talaga. Pasa na raw sa atin lahat. So first time po ito na wala tayong katulong sa ilang lugar na local government units. At pati sila naman o, namatayan, nawawala yung mga membro nila, nag-asikaso muna kanilang pamilya. Pero lalo nagkukomplika ng sitwasyon. Okay. So dito talaga, salamat o sa pagdamay nyo. Hindi ako talaga magtatapos sa magpasalamat sa lahat. At talaga ho,
paspasan pa natin kung pwede dahil talaga nga ho, matindi ang pinagdadaanan ng mga kababayan natin doon. So magandang gabi po sa lahat. Nandito po si Speaker Belmonte, Congresswoman Noel, na talaga naman yung talaga lahat o dumadami na doon. At ulit-ulitin ko lang ho, no? Yung kailangan natin maibangon yung mga kababayan natin para magkaroon sila ng kakayahan at sigusuhin yung sarili nila. Ngayon, no, yung pantawid muna mula doon sa shock nung delubyo at yung panahon na kaya na lang asikasuhin yung kanilang mga buhay. Ulit, maraming salamat po sa lahat. Magandang gabi po sa inyo.